So, ayun naman sa akin mga pagsusuri, wala namang bad effect or bad sides kapag ka everyday kang naglalagay ng castor oil sa kilay mo or sa tilik mata mo. Makikita nyo naman sa ating title and thumbnail nga is how to grow your eyelashes and eyebrows. Ayun, so yun yung gagawin natin at ituturo ko nga sa inyo. So, yun mga ka-workers, no, wala na masyado tayong mga sasabihin pa sa video na ito. So, sobrang iksi lang din talaga ng review na to. Share ko lang talaga sa inyo kung paano kakapal yung kilay or yung eyelashes tawag dito, diba? Tama. Tapos ito eyebrows yon. So, ayun, ito kasi yung ginagawa ko at ginagamit ko nung noon pa man. So, dati kasi hindi naman talaga likas na makapal yung kilay ko. Talagang may kilay siya pero at may mahaba-haba yung pilik mata ko. Pero hindi talaga siya yung literal na talagang mahaba. So, nag-improve or mas nag-grow lang talaga siya dahil sa ginagawa ko at sinishare ko nga na to sa inyo. Kung gusto niyo talaga maging makapal yung kilay ninyo, is eto lang talaga yung gagawin ninyo. So, it depends kung gusto niyo siyang gawin or sundin yung mga sasabihin ko sa inyo. Pero eto talaga, effective way talaga siya kung paano kakapal yung kilay natin. Tsaka kung paano talaga siya mas mag-grow yung hair ng eyelashes natin at saka ng eyebrows natin. So, yun mga ka-workers, meron pala ako ditong ayan, castor oil. So, yung castor oil na to is nabili ko lang online, Shopee, pero meron din siya sa Lazada and TikTok. At sa Facebook, meron din siya kapag sinerge nyo yung mga shop na nagbebenta ng castor oil. So, kahit anong castor oil, pwede nyo gamitin na. Huwag lang yung mga cooking oil, katsaka yung mga vegetable oil. Huwag lang yun, basta castor oil talaga. So, yun mga ka-workers, yung castor oil kasi, is meron siya mga properties na kung saan tumutulong talaga sa pag-moisturize ng scalp ng ating mga balat. Tapos, nakapag-grow din talaga siya ng ating mga hair. Grow siya ng hair nga natin dahil napapa-health niya yung scalp ng ating mismong mga hairs. Then, namo-moisturizer niya. At syempre, yung castor oil kasi is meron nga siya mga properties na kung saan is good talaga siya sa ating hair. Ayun. So, yun lang naman yung re-review ko or masasabi ko sa castor oil. So, ganito pala mga ka-workers yung ginagawa ko para kumapal yung aking kilay. So, yun sabi ko nga sa inyo before noon, hindi talaga siya likas na makapal yung kilay ko. Is kumapal lang talaga siya gawa nung ulit-ulit ko siyang ginagawa at saka madalas ko siyang ginagawa. So, ayun. Meron tayo ditong castor oil. So, ganito yung itsura niya, yung consistency niya. Literal na parang mantika lang talaga siya. Mantika. Para lang talaga siyang mantika. Alam ko naman na alam niyo na tong castor oil na to. So, sa amoy naman, wala naman siya masyadong amoy. So, ganito lang yung gagawin nyo. Ayan. Ididip nyo lang siya. Then, medyo bawasan nyo. Mga ka-workers, may salamin tayo rito para hindi ako mayatapan. So, yung gigilid natin itong buhok natin kasi masyadong pa-epsi. Ayan. So, i-ano nyo lang siya sa eyebrows nyo. I-ano nyo lang siya. Talagang gaganyanin nyo lang siya. Spreading nyo lang siya ng konti. So, the more na marami kayong nilalagay na castor oil sa inyong eyebrows, mas lalo siyang mas kakapal. Tapos, kung gaano nyo rin siya kadalas na ginagamit. So, ako naman kasi every night ako naglalagay. Pero minsan may araw na hindi ako naglalagay sa gabi. Kasi nga para, ayoko naman na sobrang kapal na, no? Yung tipong nagdikit na yung kilay mo sa sobrang kapal. So, ayun, ayoko naman ng ganun. Kaya, minsan nag-stop din ako. Pero, madalas ko siyang ginagawa talaga sa gabi. Ayan, ganyan-ganyan nyo lang siya. Ulitin nyo lang din siya sa kabila. Para kumapal yung kilay ninyo. Ayan, ganyan lang siya. So, sobrang easy at sobrang dali. Tsaka ang ganda nung ano ha, pag naglalagay kayo ng castor oil sa inyong eyelashes. Kachak sa eyebrows nyo. Tingnan nyo, para siyang mas napapa-healthy niya, di ba? Mm. Ang healthy niya, tignan, no? So, para siyang moisturizing, tignan. Then, napapablock niya pa kasi, at saka parang talagang ano, yung mas na-enhance niya yung pagka-block ng ano niyo, ng kilay ninyo kapag gumagamit kayo ng castor oil madalas. Ayan, so, para naman sa ating eyelashes, eyebrows. Ano ba dalili to sa dalawa kung ano? Basta ito eyelashes to. Ito ano man yung eyebrows. Ayan. So, correct me kung tama ah. Ayan. Ito yung
brows, eto naman yung eyelashes. Ayan. So, gaganyan ninyo naman siya para kumaparte tsaka humaba yung kilay ninyo. So, hindi lang siya pampakapal ng kilay at pampakapal ng pilik mata, kundi pampahaba rin siya. Kaya nga yan, tignan nyo. Diba? Medyo mahaba-haba na yung aking pilik mata kasi nga, ginagawa ko talaga siya. So, ayun naman sa akin mga pagsusuri. Wala namang bad effect or bad sides kapag ka everyday kang naglalagay ng castor oil sa kilay mo or sa pilik mata mo. Pero syempre sa paglalagay ng castor oil, lalo na sa pilik mata, iwasan ninyo na makakapasok siya sa inyong mga mata kasi baka makapag-cause siya ng mga damages. Pero since ano nga siya, since natural lang talaga yung castor oil, wala siyang side effect, talagang hindi siya nakakapag-cause ng mga damages sa ating skin at sa ating mata. Pero syempre, ingatan nyo pa rin na masundot siguro nitong ginagamit nyo yung inyong mata. Ayan. Nakapaglagay na ako ng sa aking kilay kachak sa aking pilik mata, sa aking eyebrows and eyelashes. So, ganyan siya, ayan o. Pagka every night nyo siyang ginagawa at madalas nyo siyang ginagawa, super effective niya, talagang mapapakapal niya talaga yung kilay ninyo at saka yung pilik mata ninyo dahil nga sa mga benefits na tinataglay ng castor oil. So, hindi naman siya makakawar kas kamahalan kapag bibili kayo. Actually, ito nga, nabili ko lang siya ng 13 pesos, parang 13.50 cents, ganun. Yun lang siya, tapos ayan, 50 grams na siya. Ayan, so marami-rami na talaga siya. So, make sure na lang siguro na kapag bibili kayo ng castor oil, is check nyo pa rin yung mga reviews about sa mga, sa castor oil na bibilihin ninyo. Kung legit ba yung castor oil na nabili ninyo, ganun. Kasi syempre, baka mali nyo kahit castor oil na lang pinipeke pa sa sobrang hirap ng panahon ngayon. Ayan, kaya huwag tayo magpapaloko sa mga binibili rin natin sa online at mag-iingat tayo sa mga binibili natin sa online. So, yun lang naman mga ka-Wirecast, yung tips ko para kumapal yung kilay ninyo at saka yung pilik mata ninyo. So, kung gusto nyo talaga siyang gawin, dahil gusto nyo kumapal yung kilay at pilik mata nyo, pwede nyo siyang gawin. So, yun lang naman mga ka-Wirecast, thank you for watching and see you in our my next video. Kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, ayan. Kung bago ka lamang, kung talagang trip mo sa buhay yung mga pag-skincare, ayan, so perfect sa akin tong aking YouTube channel para kayong ay mag-subscribe at magsama-sama tayo sa mga patuloy na pag-glow. Ayan, so thank you for watching mga ka-Wirecast. See you in our next video. Bye-bye!